Okay ka lang ba dyan? Okay naman ako, Sandra. Parating na rin yung mga kamag-anak daw ni Lolay eh. Sandra, ikaw na lang muna bahala kay Jennifer, ha? Sabihin mo, pasensya na ka mo. Huwag mo na siyang intindihin. Kami nang bahala sa kanya. Nakatulog na pala si Jennifer. Kanina pa kasi siya naghihintay ng sundo niya. Kukunin na kasi siya ni Manny ngayon eh. Hindi mo lang alam kung gaano kita gustong yakapin ngayon. Alam mong hindi pwede, Jacob. Hindi pa, pero darating din ang pagkakataon. Pinapangako ko. Michelle! Ano nangyari sa'yo? Hindi ka ba pwedeng manahimik na lang muna? Naghahanap na lang sila ng preba sa akin. Kaya anytime, pwede ako mahuli. Mawawalan ako, mawawalan ka din. Kung hindi mo ako bibigyan, ikaw ang bibigyan ko ng problema. Pupunta ako dyan, dyan ako maniningil. At mapapadali ang paghahanap nila ng preba laban sa'yo. Sige, subukan mo ako. Gusto mo yon? Kaya naman pala namumuti ang mata ko kakaantay si Jacob eh. Bakit ka dyan? Nauungusan ka na ng dalawang kalaban mo? Papatay-patay ka kasi! Matutulungan ka naman po kayo sa pag-drama niyo, ah. Pero talo ka na, Michelle. Tingnan mo yung drama niyo. Hanggang ngayon, hindi maiwan-iwan ng daddy mo. Ikaw kasi, alam mo, wala kang pagkukusa. Kung hindi ka uutusan, hindi ka kikilos. Alam mo, manang-manak sa tatay mo, eh. Wala kang pakinabang. Ate naman, wag mo naman pagsalita ng ganyan si Kalila. Bata lang yan, at anak mo pa. Hoy, ikaw, tumahimik ka dyan, ha? Pare-pareho lang naman kayo nakasandal sa akin, eh. Mga wala kayong silbi, walang pakinabang, leche, sick. Nandiyan pa ba si Lynette? Ayoko siyang makita. Pakiramdam ko, kaya ako nagkakasakit ng ganito nang dahil sa kanya. Ay, nako, palagay ko nga. Alam mo ba, Ana? Dati naman hindi ka masakitin, ah. Pero ngayon, parang napapansin ko, lagi ka na lamang nanghihina. Nasabi mo pa, mabuti na lang hindi natuloy na umalis si Jennifer. Kung hindi, lalong bibigat ang pakiramdam ko. Pagdating na pagdating niya galing sa eskwela, papasukin mo dito, may sasabihin ako sa kanya. At i-follow up mo na tuloy si Guido. Pwede? Ay, nako, wag mo nga intindihin yan. Ako nang bahala doon, ano? Nasa listahan ko na yan. Oh, hala. Ito ang vitamins mo. Inumin mo na. Sige, salamat. Sige lang, tanda. Inumin mo lang nung inumin niyang bitamina mo nang guminhawa ng buhay namin. Ito. Ano ka ba? Ang ginagawa mo kasi dyan? Ano pa? Eh, di sinisiguro ko kung talagang iniinom na matanda ngayon yung vitamina niya, no? Eh, ang tagal-tagal ng tibok eh. Talagang gusto mo nang mawala si Lola, no? Inip na inip ka na, no? Inip na inip lang naman akong yumaman, Desmond. At ayoko na rin mamproblema tuwing may mga kamag-anak ako nangangailangan mo. Isipin mo, kapag namatay ang lola mo, edi para na rin tayong tumama sa loto. Ota. Gusto kong atakihin sa puso, hindi ako, ha? Speaking of Lola Ana, narinig ko lang naman na pinapa-imbestigahan niya si Phillip. Kaya mag-iingat ka. Si sino pa may gustong makapakita dun sa mukong na yun? Eh, puro nang pakabig yung walang hiyang yun, eh. Pero wisho lang. Total, eh, mukhang isasabit ka naman nun, eh. Madadamay pa kami. At pagkatapos, huhut-hutan lang tayo ng huhut-hutan. Eh, kung patahimikin na lang kaya natin siya. Anong ibig mong sabihin?
Chugi. May kilala ka bang tao? Meron. Yung mga loser friends ni Desmond. At sigurado ko na sa tamang presyo, eh mauutusan natin yung mga yun. Eh, yun naman pala eh. Eh, bakit di pa natin unang-una sila Jacob at si Lola Ana? Aba, eh malay ko ba? At saka ang buong akala ko, eh kayang-kaya mo yung dalawa. At saka desperate measures lang naman to eh. O ano? Kung ganon, eh di tawagan mo na yung mga kaibigan ni Desmond. Kikilos tayo bago pa tayo mahuli. Sandra? Sandra, salamat ah. Salamat sa pag-aalaga mo at pagbabantay kay Jennifer. No, kamusta ka na? Kaya pa? Ayaw akong paalisin ni Jacob dito, Nani. Pero hindi naman siguro po pwede na. Ganito na lang ang sitwasyon namin ngayon. Higit sa sarili ko, mas iniisip ko yung mga bata. Ayokong lumaki sa sala na ganito ang kondisyon. Plano ko pa rin umalis ng mansion. Bumubwelo lang ako. Nagpa-plano ako ng mabuhay. Iiwan mo talaga si Jacob? Sa totoo naman, hindi ko alam kung meron akong lakas na loob para gawin yun. Pero siguro, kung para talaga kami sa isa't isa, pagdating sa huli, kami pa rin naman, diba? Kahit nasan pa ako makarating, siya lang at siya pa rin ang mamahalin ko. Kahit na pagbalibalik pa rin kumalang mundo, siya pa rin ang ama ni Michelle. Pero kung may pagkakautang ako, magbabayad ako. Tawag naman siya ang ilalabat lang po sa inyo. Pakawalan niyo na ako, pamilyado akong tao. Tawag naman siya ang ilalabat. Pare, walang personal lang to. Trabaho na! Sigas na mga parasot mo! Alam naman namin hindi ang totoo! Balita ko malakas ka daw magsugal at may pamilya mo napapabayaan mo! Yan, dapat sa iyo. Lynette, halika, andali! Bakit? Nag-report na sa akin ng tropa ko. Ayos na. Tahimik na yung lover mo. Mabuti naman kung ganun, Desmond. Mami! Mami, tingnan niya po. Oo, oh, ginawa ko pong card para kay Daddy. Matutuwa ba siya dyan? Card?
Hindi dramatic, pero sige, pwede na. Uy, kanina, huwag mo akong aortihan. Huwag sa harap ko, ha? Hindi bagay sa ibalat sibuyas. Tigilan mo ako. Bakit pong sungit-sungit niyo, Mami? Para ka na pong si Daddy Phillip. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong babanggitan yung pangalan na yan? Isa pa, ha? Phillip? Tatay ni Kalila? I have to take this call. Psst! Anong ginagawa mo dyan, Tonton? Huwag kang maingay! Mami! Anong ginagawa mo dyan? Shoo! Mami! Mami! Ano ba? Mami! Sana! Ginagawa? Shhh! Ano ba? Umakit ka na dun, ha? Kulit-kulit mo! Dali mo, akit! Bakit to? Ano ka ba, Tonton? Para kang tinuklaw ng ahas. Ano? Ahas? Sino? Saan? Tommy! Diyos ko! Si Tonton natuklaw ng ahas! Tommy! Relax lang po kayo. Hindi po tinuklaw ng ahas si Tonton. Ay! Diba, Tonton? Opo. Masyado naman po kayong OA. Eh, kasi naman eh. Narinig ko na may tinuklaw ng ahas. Jennifer, Tonton, saan ba kayo nanggaling dalawa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kayong lalayo sa akin? Hindi kayo dapat madamay sa kahit na anong gulo. Ikaw, Jennifer, binili ng tatay mani mo na hindi ka dapat mapaaway o awayin. Kaya lalayo tayo sa gulo, naiintindihan nyo? Patay, mas malaking gulo na naman ito. Pero kailangan din malaman eh. Paling Sandra? O bakit? Magdala ka nga ng sandwich dito. Ay, halika na, umalis na tayo dito. Dali, bago pa tayo abutin ni Lynette. Dali, umalis na kayo. Opo! Opo! Andiyan na po, ginagawa ko na po! Lynette! Okay! Pasensya na po, Doña Ana. Nalusutan lang talaga ako. Hindi ko po alam na may iba pang daan doon sa sugalan. Nung pinuntaan ko po sa bahay, hindi naman pumuwi. Sige, magpahinga ka na. Bukas mo na lang siya sundan. Sige po, ma'am. Tuloy na po ako. Gandang gabi po. Tuloy na po ako, sir. Sige. Lola. Kung hinayaan mo akong kumpurontahin yung taong yun, edi napaamin ko na. Jacob, kung hinayaan kitang kumilos, baka kung ano na rin ang nagawa mo. Pwede ba akong maghintay na lang? Katulad ngayon, nawawala yung taong kailangan natin. Jacob, I know what I'm doing. Oh, sige. Para hindi ka mag-alala, bukas kukuha na rin ako ng a real investigator. Pero please lang, ipaubaya mo na sa akin tong bagay na ito. Pwede? Natatakot kasi ako eh. Baka kung anong gawin mo. Buti na lang naunaan ng tropa kayong ex mo. Sakto palang sinundan ni Guido yun kanina. Eh, sigurado bang wala na talaga masusundan si Guido? Wala na ba talaga si Phillip?
Sigurado yun. Bukas makalawa, makikita na yung bangkay nun. Baka naman mapahamak tayo dyan. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Minsan ang pinabugbog yun ng mga pinagkakautangan nun. Hindi sila yung magiging suspect. Di ba? Sabayan niyo ako, evil laugh to. Ganun lang, oh. Diba? Oh. Wale? Ganun talaga yun. Successful ang plano. Patay! So, sigurado ka, wala kang nakita na ibang kasama niya? Wala po, siya lang. Kala ko nga ho, patay na eh. It's a miracle, boy pa siya. He's badly beaten. Mga IDs, wala ba kayo natagpuan ang mga IDs o anumang bagay para ma-identify natin siya? Wala siyang ID. Lynette, are you enjoying your breakfast? Siyempre naman po, Lola. I have my husband here, my daughter, siyempre kapatid ko, at siyempre nandiyan po kayo. Mukhang good mood ka today, eh. Siguro nakikita niyo lang sa aura ko na walang dinadalang mabigat ang konsensya ko. Hindi kagaya mo, Jacob. At ni Sandra, nakita mo ba siya lately? Mukha siyang haggard, ha? Lynette, pamamahay ko pa rin to. Alam ko meron kang pinaglalaban, but that doesn't give you the right para sirain mo ang umaga namin lahat. Excuse me. Hindi mo na naman ginawa yung homework mo, no? Hindi. Hindi ito tungkol doon. Mas importante, tungkol kay Kalila. Ay, naku. Nag-promise na talaga ako kay Tatay Manny na iiwas na ako sa gulo. Kaya kung ano man yan, ayoko na marinig. Pero, kailangan mo malaman to. Hindi si Tito Jacob yung tatay ni Kalila. Yung doktor. Dali na, Gemma. Pumili ka na dito sa mga friends ko na gusto mo. Ay, nako. O sige, kahit medyo gusto na lang. Kasi karamihan naman sa kanila pumaporma sa akin eh. I can give them to you if you want. Dali, pumili ka na. Ito. Kaya na pumayag na ako na iset up ka ng date with TJ. Pero hindi na yan kailangan. Wala naman akong interest sa mga boyfriend-boyfriend na yan eh. Tomboy ka ba? Alam mo, lahat ng girls na ka-age natin interesado dito. No, abnormal ka. And besides, hindi rin naman papayag si TJ na hindi ka kasama. Kaya kunwari, magda-double day tayo. Okay? Dali nga, pumili ka na. Huwag ka na maarte. Ayaw mo talaga pumili. Sige ka, I'll pick for you. Ito na lang si Derek. Ayan. Okay ba yan? Ang cute niya sa profile pic niyo. Okay na yan, ha? Yan na yung kadate mo. Bala ka, i-chat ko na siya. Sandra, bakit ka pa umiiwas? Alam mo, kahit gano'n pa kalaki tong mansyon na to, magkikita at magkikita pa rin tayo. Ano bang kailangan mo?
Simple lang. Umalis ka. Magpakalayo-layo ka. Mawala ka na sa buhay ng asawa ko. Isipin mo na lang, Sandra. Ano pa bang papala mo? Ano pa bang magiging papel mo sa kanya? Kabet. Kahit na ano pang sabihin, ako pa rin ang nauna. Ang una niyang nakilala. Ang una niyang minahal. At mahal pa rin niya hanggang ngayon. Ano ba to? Unahan? Eh, ano ngayon kung ikaw ang nauna? Asan ka ba ngayon? Pangalawa, ako ang asawa niya. At hanggat nabubuhay ako, hindi ka niya magiging asawa. Kapal-kapal talaga ng pagmumukha ng babae na yan. Ayun nga, Ana, mabubwisit ka lang. Huwag mo naman tingnan. Liga na. Saan mo na. Sir, nandito po kayo sa St. Margaret Hospital. Ano po ba, sir, pangalan niyo? May mga kamag-anak po ba kayo na pwede nating makontak? Nay, bakit po kayo umiiyak? Wala, anak. Napuwing lang yung mata ko. Jennifer, sa tingin ko, kailan mo na yata magsumbong kay Lola Ana? Magkakagulo lang. Pero bahala na. Basta, sigurado ko sa narinig mo, ah. Ngayon, Jennifer, babakapan kita. Ako pa ngayon ang idedemanda mo? Idedemanda kita ng adultery. Concubinage po yun, pag lalaki. Pareho lang yun. Ano nga pala yung itatanong mo sa akin, Kamo? Si Tonton, may narinig pong sekreto nila, Tita Lynette. Totoo ba siya sabi mo sa telepono? Oh, Jacob, pag magaling na si Phillip, sigurado ako magsasalita na yung tungkol sa kanila ni Lynette. Pinag-uusapan niyo naman ako, no? O pinag-uusapan niyo mami ko? Alam namin, Jennifer, yung sekreto mo. Ano sekreto, ha? Kabilin-bili na ni Doña Ana na walang ibang pwedeng dumalaw sa kanya. Bibisita lang kami kay Phillip. Mga kaibigan niya kami. May visiting slip po ba kayo? Meron. Tama na, masakit na eh. Ipapaayos ko. Desmond, sabihin mo naman sa kanila, huwag na silang pumalpak. Kundi sasabog sa mukha natin tatlo yun eh.